Hi mga Zay! Welcome to Maynila! Hi mga Jai! Welcome to my life! So, ayun, Pasko-Pasko ang background natin. Pero ayun, binabati ko ang bawat isa ng maligayang Pasko dahil damang-dama na natin ang simoy ng hangin dahil nagsimula na ang simbang gabi. Pang mga gantog season na, pag sumasapit na yung December 16, ayan na, sobrang sarap na ng simoy ng hangin dahil kasabay ng simoy ng hangin yung amoy ng bibingka, yung tunog ng kampana tuwing madaling araw, yung mga kaibigan nating nakaporma din dahil may simbang gabi. Kaya naman mga day, sa video na to, pag-usapan natin ng iba't ibang klase ng mga tao sa simbang gabi at iba't ibang ganap na nangyayari tuwing simbang gabi. At sobrang saya talaga tuwing simbang gabi dahil dyan nabubuo yung mga tropa, nandyan yung buong family na magsisimba tuwing madaling araw. Sana isa puso din natin ang bawat misa, diba? At irespeto at igalang ang simbahan. Ang mga gagawin namin sa video na to is pawang mga nakikita lang namin sa simbahan. At ang iba dito is hindi talaga natin dapat gawin. Kaya naman mga Zay, welcome to my Zay Diaries. At ang pag-uusapan natin ngayon ay simbang gabi. Zay Diaries number 1. Yung tropa nating sobrang lakas mag-aya. Yung siya pa yung unang magsasabi na magsimbang gabi daw lahat. Gigising daw siya ng maaga. Mauuna daw siya. Siya daw yung magigising. Ang ending, hindi na nakapagsimbang gabi si Bakla. Bakla! Gabi lang tayo nakita. Saan ka? Ito, bumili lang ako. Uy, mamaya sa ibang gabi na. Ay! Oo, nga pala. May kalendaryo din kami. May kalendaryo pala. Gigising kita ng maaga. Mamaya maaga yun. Hindi pwedeng palit-late. Anong oras ba? Mga 4:30. Nandun ako sa bahay. Sige. Maaga naman ako nagigising. Bakla, sasampalin kita pag di ka pumunta. Gaga, baka ako po magsundo sa'yo. O, sige na. Dito na ako. O, sige na. Gumising ka, ha? Oo! Meanwhile, six and a half hours late. 3:28 a.m. 3 weeks later. Diaries number 2. Syempre hindi mawawala ang mga pambansang outfit natin. Yung mga outfit na dapat pagpasko pa talaga. Pero sinuot na natin ng simbang gabi dahil binabida tayo. Syempre, andyan ang iba't ibang tao sa simbang gabi at ang kanilang mga outfit. Outfita na makikita natin sa simbang gabi, aminin mo man o hindi, pero nakikita at minsan ikaw pa yan. Diaries number 3, ayan yung simbang tulog, ayan ka pupuyat sa sobrang excited na maatinan yung first simbang gabi, hindi na natulog si Akla, kaya naman sa simbahan na nag-overnight. Charot! Sa simbahan na natulog! Ba't inaantok nga? Hindi ka ba natulog? Hindi, inantay ko kasi ito. First thing bang gabi kasi ito eh. Hindi ako natulog. Amen. Diaries number 4, syempre hindi ito mawawala dahil kahit nasaan, nandiyan sila. Ang mga simbang chismis, ayan, walang ginawa kundi magchismisan lang. Yung nakahanap ng place kung saan sa simbang gabi ginanap ang meeting ng pagchichismisan. So minsan dapat isang tabi muna natin ang mga chismis natin. Kung nangangati talaga yung bungangan natin, pwedeng mamaya na after misa. So kaya katulad ng video na yan. Bodo ho kayo ma-increasing ha. Bakit naman? Hindi ako pinautang kanina. Ay ako, dinala mo ba kanina bago ako umalis? Hindi nga ako kumain kasi akala ko papayarin niya. Diba? Nakasusunod.
sakas niya magsimbag linggo-linggo, tapos ayaw damot-damot naman. Dalawang kondip lang ayaw magpa-utang. Sinampay nga namin, tinanggal. Nakakaloka, di ba? Medyo tinanggal? Ayaw ko sa kanya. Eh, baka to yun. Ayaw niya tinanggal. Ayaw ko sa kanya. Hindi naman tayo. Ako naman nakakaalam doon. Sorry, di ba? Huwing crush ko doon sa kanto. Kaloka. Ano? Bakit? Ligo. Ito same. Dahil Diaries number 5, syempre hindi mawawala yung pasiklab mong kumare, yung hindi papatalo. Baya, baya. Malay na ito. Ay, hindi ka nang ano ni... Dollar! Sahod ko sa trabaho ko. Dahil dyan, mag-i-eke tayo. Ate na nga yun. Ay, Louis Vuitton. Nakal ka, girl, ha? Siyempre, kung merong hindi nagpapasiklaban pagdating sa abuloy, meron ding hindi nagpapasiklaban pagdating sa pagkanta, mga mami. Akala mo naman, bibigyan ang pamasko ni Lord. Charot. Pero ayan, merong mga hindi talaga nagpapasiklaban din sa kanta, lalo na pag inggitera ka. Ang Pasko ay sumakit, tayo ay magsiyawit na ang magagandang Die Diaries number 6. Ito yung pinaka nakakakilig na moment. Aminin nyo, minsan inantay nyo rin na mag-peace with you sa'yo si crush. Kanahanapin mo pa siya para lang mag-peace with you sa kanya. Pagigay ng kapayapaan sa bawat isa. Diaries number 7, yung mga nagsimbang gabi lang para may mapost sa My Day. Hulong, ganito yung simbahan natin ngayon, mami. O tara, mag-picture tayo, dali. Para sabihin naman mga kamag-anak natin, nagsisimba tayo. Pak! Diaries number 8, yung nag-outfit check, yung mga maaasim mong chikana. Charot. So, ayan, minsan, pag magsasuot tayo ng mga damit, lalo na pagsasimbahan, lalo na ngayong simbang gabi, ang daming tao niyan, dapat maging formal ang ating kasuotan, lalo na sa mata ng mga bata. So, bilang may mga isip na pakiusap, pakiayos po ang pananamit dahil nakikita yun ng mga kabataan. Uy, wait lang, Ma'am Shipra, ang pangit kasi ng outfit ko. Ang ganda ng outfit mo. Totoo ba? Yes, napaka-original, authentic, class A. Ano ba? Oo, maganda. Ang aesthetic mo nga dyan tignan eh. Aesthetic o cosmetic? Totoo. Doon naman. Uy, kasi parang nakakaya yung suot natin. Okay, baka simbahan yung pupuntahan natin. Baka hindi party. Oh, sabagay. Tara na nga. Die Diaries number 9. Isa to sa mga pinaka-iconic, mga mami. Yung hindi alam yung pagpatong ng kamay sa pagkuha ng ostya. Magkumunyon ka muna bago ka kumain ng ostya, mami. So, ayan, nagtatalo pa yung mga yan bago kumain ng ostya dahil hindi nila alam kung paano. Tara na! Ostya na! Paano ba ganito ba? Ganyan? O ganito? Ano ba? Ang nga ka na lang. Nga ka na lang. Oo, kasi bibigay naman doon ni Father pag nakangangay. Di ba nag-pandemic ka, kailangan igagawin mo. Ay, oo. Ganito pa? Ganito daw eh. O, ganito. Ganito na. Tara na. Ayun o, tingnan mo yung doon sa kabila. Ganito.
Parang ganto. Hindi. Ay, nakaganto siya. Ganto siya. Ah, ganto. Oh, ay, hindi nakaganto siya, be. Ano ba? Paano? Ganto yun, be. Ay, ganto ba siya? Parang hindi ka nagkumunyon. So, ayan mga Jai, ayan na ang ating mga ganap at iba't-ibang klase sa Simbang Gabi. So, sana nag-enjoy ka and Merry, Merry, Merry Christmas and I love you all so much. Ikaw, Jai, kamusta naman ang iyong Simbang Gabi? I-comment mo na yan sa baba kung ano yung experience mo, kung may mga nakita ka ba katulad sa video natin. O meron akong mga hindi na isama, i-comment mo na yan sa baba. Maraming magkaroon tayo ng partner. Charot. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta at sumama sa aking video. Ayan, si Janine Simbulan, si Madam Ivan, si Janelle Hernandez, si Bibi na siya yung nag-setup, siya yung mga nagdikit nito, sila ni Rata, and nag-shoot sa akin. So, thank you so much, Bibi. And thank you so much din kay Aldrin, aka Rata, slash Daga. Charot. Ayan, again, mga Zay, ang kapayapaan ay sumain yung lahat. Sana hindi maulit o mangyari yung mga rabulan na nangyayari sa mga simbahan dahil ang dami kong napanood na merong mga kabataan na sila pa mismo yung mga nagbubugbugan pagkatapos ng Simbang Gabi. Please lang, please, sana po iwasan natin yung pakikipag-away dahil hindi po rambulan, hindi fashion show, hindi awayan yung pinuntahan natin kundi yung salita ng Diyos. So, pakiusap kung hindi mapigilan ng pagiging basag ulo, huwag na lang pong umattend sa simba dahil maraming mga bata, maraming mga matatanda na umaattend din sa Simbang Gabi na naaapektuhan dahil sa mga katigasan ng ulo nyo. Lugar natin yung pakikipagbasag ulo kung pwede sa loob na lang ng bahay nyo yan gawin. Dahil sa totoo lang, medyo nakakalungkot talaga na medyo nawawala yung presensya ng Pasko na tulad dati na pag Bermans pa lang, ramdam na ramdam mo na yung madami ng Christmas light, yung may mga bata nang nangungulit, ang aga-aga pa lang may caroling na, di ba? Doon pa lang nakakalungkot na. So, wag na nating dagdagan ng pakikipagbasag ulo, pakikipagrambulan. Diba? Kasi iparanas, ipakita natin sa mga bata na hindi nakaranas ng Pasko na naranasan natin dati, na maaga pa lang nararamdaman na natin, wag na nating ipakita sa kanila yung pakikipagbasag ulo. Dahil na, sabi nga nila, ang ginagawa ng matanda ay tama sa mata ng bata. So, pakiusap lang, ang diwa ng Pasko ay pagpapatawaran at pagbibigayan. Sana maghari yon sa ating bawat, at sana maghari yon sa puso ng bawat isa, diba? Lalo na sa mga kabataan, nangigigil kasi talaga ako sa nakakapanggigil talaga nung napanood ko yung rambulan. Napanood nyo ba yon? Yung rambulan sa simbahan, di ba? Sana huwag nang maulit yon. I mean, hindi ko sure kung sa simbahan yon, pero Simbang Gabi yon. So, please lang, wag natin siyang masyadong inormalize na napakaangas tignan pag nakikipagganunan. Hindi po, napakakitid ng mga upa. So, ayan, again, Merry Merry Christmas at again and again, sana maghari ang pagpapatawad at pagbibigayan sa ating puso para sa diwa ng Pasko. I love you all so much, mga Jai. Maligayang Pasko! We wish you a Merry Christmas. We wish you